Ito ang San. Madalas nakikinig o nakikita. Pero alam mo ba talaga ang kayang gawin nito? Dito lamang kumakalat ang issue patungkol sa solar superstorm. Mga maaaring epekto, mawalan ng internet, mga text message hindi magsisend, ang Google Map at Waze ay hindi kagana, at marami pang iba. Pero mas may malalim pang kahulugan ang kwentong ito. San ang pinakang dahilan kung bakit may buhay sa Earth? Kaya lang, kaya din itong maghasik ng hindi inaasahan. Maaaring narinig mo na ang balita na magkakaroon daw ng internet apocalypse o pagkawala ng internet sa buong mundo. Ngunit ang aking napansin, hindi lahat ng mga ulat ay may katotohanan. Para malaman natin kung ano ang tunay at haka-haka, ating alamin kung ano nga ba ang solar storm. Ang sun ay parang nagbabagang pabilog na karagatan. Tulad dito sa Earth, meron ding bagyong nagaganap sa kalawakan. Kilala bilang solar storm o bagyo ng kalawakan. Tandaan na hindi ulan ang nangyayari dito, kundi mga malalakas na enerhiya na bumubulwak mula sa sun. Natural at normal lamang sa sun ang magbuga ng mga ito. Ang mga enerhiyang ito ay kilala bilang solar flare at coronal mass ejection. Pero kailangan lang natin malaman na ang mga enerhiyang ito ay maaaring tumama sa Earth kahit anumang oras. At hindi natin mapipredict ng saktong panahon kung kailan nga ba bubugso ang mga ito. Pagkus, malalaman na lang natin na paparating na sila sa napakaikling oras. Kung tatama man ito sa Earth, depende sa last nito ang magiging epekto. Pagdating sa mahihinang solar storm o bagyo ng kalawakan, kaya nitong maapektuhan ang satellites, radio communication, at delikado sa mga astronaut na nasa space. Pero pagdating sa ating mga nasa lupa, wala itong maidudulot na masama dahil pinoprotektahan tayo ng makapal na atmosphere ng Earth. Mas madalas pangyari ang mga mahihinang bagyo ng kalawakan o solar storm. Pero tayo ngayon ay nasa yugto ng malalakas at laganap na solar storm. Ano nga ba ang dala nitong trahedya kapag sobrang lakas nito? Pagdating sa malalakas na solar storm, ito ay kilala bilang solar superstorm. Ano nga ba ang magiging resulta kapag tumama ito sa Earth? Well, sa lakas nito, kakayanin nitong ma-release ang enerhiya papasok sa Earth, at ang pagpasok nito ay hindi kita ng ating mga mata. Pero tunay nating mapapansin ang mga epekto nito. Ang isa sa mga pwedeng mangyari ay ang pagkawala ng kuryente o blackout, at sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay nangyari na taong 1989. Tinaguri ang The Great Quebec Blackout. Taong 1989, ang mga astronomo ay nakakita ng napakaliwanag at napakalaking pagkinang sa kunting parte ng sun. Kung titingnan, napakaganda nitong sipatin. Ngunit kung tutuusin, ito ay malawak ang pagsabog. Ang sun ay nagbulwak ng bilyong-bilyong cloud of gas katumbas sa pagsabog ng libo-libong nuclear weapons. Sa pagsabog nito, ang enerhiyang nailabas ay nangyaring tumutok sa Earth. Habang ito'y nagtatravel patungong Earth, ang karamihan ay walang ka-idea kung ano nga ba ang mangyayari at kung saan nga ba ito mapapadpad sa napakalaking Earth. Lumipas ang isa, dalawa, tatlong araw, wala pa rin nangyayari. Pero pagdating ng ika-apat na araw, dumating na ang hindi inaasahan. Nagkataon itong tumama sa isang probinsya ng Canada, ang Quebec. Isang normal na araw sa Quebec, Canada. Ang mga tao ay bigla na lamang nagising sa walang kuryente. Niwala man lang notice, at ang mga tao ay walang kaalam-alam kung bakit nga ba ganito ang mga nangyayari. Bilyong-bilyong tao ang bigla na lamang nabilanggo sa madilim na opisina. Maraming mga tao ang sobrang nilamig dahil sa hindi gumaganang heater. Mga estasyon ng tren nagsarado,
multuhang mga kotse na traffic, malapit na paliparan, nag-shutdown, mga tindahan, nagsarado, eskwelahan, bigla ang nagkabakasyon. Tila bang naging offline mode ang naturong probinsya ng Canada. Lumipas ang mga ilang oras ay nag-announce na ang namamahala ng kuryente sa probinsya. Ika nila, ito ay gawa ng Sun. Ngunit maraming tao ang hindi naniwala. If you want full services and full money every month, then why don't you provide us with full services on a more regular basis? Pero nakumpirma na ito ay talagang gawa ng Sun. Ang enerhiyang pumasok at tumama dito ay kinayang sirain ang power grid sa loob lamang ng 2 minuto na nagresulta sa malawakang pagkawala ng kuryente na tumagal ng 12 hours. Kung ikukumpara natin ang 1989 sa 2023, 2024 at sa mga kasunod na taon, magkaibang magkaiba ang dalawang mundo. May mga advance na tayong teknolohiya ngayon kumpara noon. Ang tanong, kung tatama man ang napakalakas na solar storm sa buong bansa sa Earth, ano nga ba ang pangkasalukuyang maidudulot nito sa atin? Kapag sobrang lakas, maaari nitong mapinsala lahat ng mga nasasakupan ng Earth. Dahil na rin sa malawigang paggamit ng kuryente, isa na naman ito sa mga lubos na maapektuhan o masisira. Posible itong mawala ng matagal dahil ang multuang pagre-repel ay umaabot ng ilang buwan o taon. Kung doon, hindi lang mawawala ng ilaw, pati na rin ang mga cellphone, computer at navigation ay mawawala ng bisa. Ikauna, ang cellphone ay magiging mahirap gamitin sa pagkomunikasyon. Isa na rito ang hindi paggana ng mga video call. Ikalawa, paggamit ng internet ay hindi magiging madali. Ito ay sobrang babagal at mataas ang tsyansang mawala ng tuluyan. Ikatlo, pagbabayad gamit ang card ay hindi magagamit. Ikaapat, ang Google Map Always ay mawawala ng pakinabang dahil ito ay gumagamit ng satellite na nasa kalawakan. Mga generator ng ospital, mauubos ng lubusan na magiging malaking balakid sa mga pasyente. Ang mga masisiglang syudad ay mababalot ng madilim na kalungkutan. Isa pa, lubos na maapektuhan ang supply chain. Maaaring umunti ang supply ng tubig, pagkaubos ng pangunahing pangangailangan, at mga pananim ay tuluyang mabulok. Makikita natin kung gaano nga ba kalala ang mga dulot nito. Tila bang kayang-kaya tayong ibalik ng Sun sa malakwebang kapanahunan? Panahon na nga ba para mag-alala? Sa kabutihang palad, hindi pa. Dahil nito lamang ang NASA ay nag-develop ng AI na nagpipredict kung saang parte nga ba tatama ang dilubyong ito. Kaya nitong magbigay ng 30 minutes advance warning. Dito, may off agad ng mga engineers ang mga kuryente para palipasin muna ito. Magkakaroon nga ng maikling pagkawala ng kuryente, nagawa namang maiwasan ang pangmatagalang epekto nito. Kaya laking pasasalamat talaga sa mga advanced na teknolohiya na meron tayo ngayon. Kahit may mga ulat tayong nakikita na mawawalan daw ng internet sa buong mundo sa susunod na buwan o taon, halos lahat ng mga ito ay walang kasiguraduhan dahil hindi talaga natin kontrol ang Sun kung kailan ito magdudulot ng solar storm. At kung maglalabas man ito, hindi pa rin sigurado kung tatama ba talaga ito sa Earth. Dito, nakita natin ang hindi kaasam-asam na gawain ng Sun. Nakita rin natin na talagang nagpapakita ng husay ang mga tao para tapatan ito. Pero isa ang sigurado, kailangan pa natin palawigin at paghandaan ang mga ganitong bagay. Dahil ang mga pangyayaring ito ay hindi imposible. Napakaunti pa lamang ng ating kalaman sa ating Sun. Kaya naman kabang-abang ang Solar Parker Probe ng NASA. Ito ay isang robot na pinalipad ng NASA noong 2018. Ito ay kasalukuyang umiikot sa Sun at patuloy na pinag-aaralan ng mga scientist at astronomo ang makabagong katangian na matutuklas nito. At kung may bago man itong madiskubre, ay agad ko kayong i-update sa channel na ito. Maraming salamat sa panonood at saludo ako dahil umabot ka hanggang dulo. Hanggang sa muli.